akala namin hindi kami magkakaanak. Ang nangyari, nung nakuryente ito, yung nakuryente po siya, akala ko mamamatay na po siya. Eh, sa awa po ng Diyos, eh yun, binuhay po siya hanggat nagkaanak po kami ng dalawa. Akala nyo, nabaog na po siya. Opo, yan po ang pagkakalam ko. Eh, yun din ang sabi-sabi po nila sa amin, hindi na po magkakaanak. Eh, nung nakuryente po siya, eh yun po, nagkaroon po kami ng anak. Sabi ko, pati na ako si Ingo. Ano eh, umano, ayun, di nabuhay. Yan wala nung sila nagkaanak na, matagal na walang anak talaga. So, nakalabas po sa mata niya? Ganyan yung mata natin, ganyan kahaba yung... Nakalabas po siya. Magandang tanghali po. Si Tatay Rolando Malyari, guys, kasama po natin dito po sa Barangay Bobolong Monte, no? At sa ating pangatlong mission dito. Susulitin ko talaga to, guys, kasi nandito na rin tayo, napakalayo din po nito, no? Tama, kamusta po natin mga kababayan po natin. At kasama ko po ngayon, siyempre, ang ating Kuya Melvin. Ano po? So, kaya pa, Kuya Ben? Kaya pa. Okay. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Kumusta po kayo? Baka pwede ho tayong makaupo muna. So ayun, si tatay. Anong pangalan ni tatay? Roberto. Tatay Roberto. Valdoria. Opo. Ilan taon na po kayo? 41 na po. 41. So si nanay, ang pangalan ay? Miriam po. Si nanay Miriam. Gabas Valdoria po. Okay. Ilan taon na po? 38 po. 38. So ilan po yung anak? Dalawa po. Dalawa. So yan po yung bunso. Opo. Ilan taon po yung panganay? 4 po. Nasaan po siya? Nasa Isabela po, na lockdown po eh. Isang taon na po siya doon. Sobrang tagal naman. Opo. Nabutan po kasi ng lockdown po sa Manila. Ano po ang trabaho ni tatay? Panlang po. Katulong po ako sa bukid lang po. Magkano po yung sahod nyo? Ay, konti lang po. Mga 4 na buwan ay mga 10 kaban, mahigit lang po. Persentuhan. Okay. Gano'ng kalawak yung ano nyo, yung binabantayan nyo? Ayun sa likod. Okay. Okay. Importante meron o kayong income, no? Kahit papaano. Si nanay po, siyempre, bantay ho ng mga bata. Kumusta po yung buhay nyo dito? Medyo okay-okay naman po. Wala naman po ang ano. Lang po ang nakakaraos kahit papaano. Konting kita lang po. Buti po nanay yung anak nyo nandun po sa ano? Sa Isabela. Eh ganito po yun, sir. Nung panganak po ako nito, eh wala po kami mapag-aaralan sa anak ko. Eh doon po nilaan, pinunta po namin sa Tarlac. Bali yung kapatid ko kinuha po sa Tarlac. Di ko po alam na ano po, mano-normal po ako nito. Eh nasiyos po ako sa unang panganak ko ho eh. Pero po, normal po ako dito sa Malolos po. Wala po kami perang kadala-dala sa Malolos. Eh marami po naman pumulong po sa amin. So isang taon? Opo. Isang taon at dalawang buwan na po siya doon. Grabing kalungkutan no, no, nanay. Opo. Gusto ko na po makuha ang anak ko dahil ayaw ko pong mapalayo po sa amin. San po yung pamilya nyo, tatay? Nasa Tarlac po. Sa Tarlac. Opo. Kumusta po yung buhay po nyo noon? Doon sa tatay at nanay nyo? Wala po. Kung ano lang po yung pinakakitaan po namin. Yung kung walang-wala. Ano po yung hanap buhay po ng tatay at nanay nyo? Nanay po. Magsasaka rin po. Magsasaka opo. Din. Kumusta po yung buhay noon? Ganito pa rin po ba noon? Opo. Ganito po. Ganito po. Okay. Ilang beses na po kami. Eh dito po. Almost 9 years po kami. Manirahan pa po kami doon sa tabing sa pa doon. Doon po kami. Isang kubo lang po na maliit. Yung tirahan namin mag-asawa. Yun lang. So almost na 9 years, dito lang po kami nagkaanak ng 5 years po kami nagkaanak dito. Sa panganay ko po. Doon lang. Akala namin hindi kami magkakaanak. Ang isa pang pagsubok sa akin ang nangyari nung nakuryente ito. Yung nakuryente po siya. Akala ko mamamatay na po siya. Eh, sa awa po ng Diyos, eh yun, binuhay po siya. At ano naman po siya.
Sa lakas ng loob po niya, yun, nabuhay hanggat nagkaanak po kami ng dalawa. Kala nyo, nabaog na ho siya. Opo, yan po ang pagkakalam ko. Eh, yun din ang sabi-sabi po nila sa amin. Hindi na ho magkakaanak. Eh, nun nakuryente po siya, yun po, nagkaroon po kami ng anak. Sa 9 years, 5 years po bago kami nagkaanak. So, nakatulong po yung nakuryente po siya? Opo. Wow, hindi naman ho kaya talagang hindi pa ho panahon. O sa tingin nyo doon ho sa nakuryente? Ay doon, siguro po, ganun na lang po kasi yun naman po ang ano namin. So siguro yung similya ni tatay baka tulog. Nagulat po, sorry po, nagulat po siguro. Ganun. Ah, nagulat. Pati yung mga similya nagulat. Opo. Tatay, na, bakit po kayo nakuryente? Kasi po, nung nagpapatuloy po ako rin sa itaas, akala ko hindi ko pumahamok po yung kuryente. Nahawak ako yung hose, mababa lang po. Yung muko po ako, tamang-tama na yung pagtas ko yung kamay ko, doon po. Buti ho, may nakakita sa inyo. Umiyaw po ako. Sino po nakakita sa inyo? Yung pong kapatid po ng amo ko. Kundi pa pala na kuryente si tatay, no? Opo. Maganda ho yung pagkakakuryente sa inyo. Opo. Para pong may bumulong po sa akin na kaya mo yan. Basta mayroon pong bumulong po sa akin. Siguro sa may tatay. O sige nanay. Sige nga tatay, pwede yung pakwento. Anong nangyari nun? Sige. December 29 po, ayaw pa akong palusuan ko misis ko. E di ako na pumilit na pumunta po rito kasi nandun pa ako sa gila po ng saparong. Lalagad lang pa ako hanggang dito. Hindi, huwag ka na lumuso, may masamang mangyayari sa'yo. Ito. Sabi po niya. Opo. Hindi naman po ako na naniniwala. Hindi pumunta, pilit po ako na pumunta po rito. Hindi, ginagawa ko po itong sakanere. Kumuha ko po ako ng hose. May tao sa ibaba. Paano kapatid ng amo ko. Hindi may ginagawa po siya doon. Kinakult yung hose. Hindi may mababa pong kuryente. Hindi ko akala na ganun nangyari. Hindi kukaw ko po yung hose. Imuko po ako sa kuryente. Hawak-hawak ko po yung hose. Hindi ko masukat akala na po na yung kamay ko eh nasabi po sa may kuryente. Ayun po, nung kung napahiga na po ako, pilit ko po talagang tinatanggal yung kuryente pero hindi ko makuryente. Kung nakapahiga na po ako, may isang lalaki na lumapit sa akin, kanyang pan. Huwag mong hawakan yan, makukuryente ka rin. Nung malaunan, ikasabi sa akin, kaya mo yan, ikaw. Kaya mo yan. May bumulong po sa akin sa tinga ko, malapit. Dinig-dinig ko pa na tinig, dito sa tabi ko pa na tinga. Malaunan po, humiyaw po ako. Sige, kaya mo yan, ikaw sa akin. Tapos nung humiyaw po ako, malaunan po, nandun po yung kapatid ng amo ko. Tapos yung si Dule, ito, sa kapitbahay namin, ikaw yung si Dule, na, yung tawan nyo, ikaw, nakukuryente. Ayun po. Hindi po, nagpuntan po sila doon, sa ibaba. Akala ko mamamatay na po ako ng araw na po yun. Pwede ko makita yung pagkakakuryente nyo? Meron po ng kuryente sa akin. Meron po ng kan. Napaisip lang ako guys. Kuya Bin, napaisip ako doon eh, doon sa kuryente. Gaano kaya ka-posible na doon sa nakuryente si tatay, doon daw nagising yung sperm niya? Baka nagising si tatay, hindi pa kami pala yun. Okay. Baka wala yung love doon. Anong nakuryente, nagising siya, tapos naliwanagan si tatay na mahal na pala niya. Okay. Sige, tatanong natin yan. Tatay, may tanong lang po kami. Baka daw po, hindi nyo kasi love pa talaga nun si nanay. Tapos na kuryente po kayo, natahuan po kayo, nagising po kayo, parang ganun. Baka daw, nagising po yung pagmamahal nyo kay nanay. Kaya po ito, pinakasalan po. Love na love ko po ito yung asawa po. So una pa man po, love na talaga. Hindi yung tulog yung pagmamahal nyo, tapos nagising mo nung nakuryente. Sobrang gusto ko nagising, kaya nadubo ko yung pagmamahal ko sa asawa. So ginawa nyo ng ginawa lahat para magkaanak. So, Kuya Bin, ganun daw. Ang sagot ni tatay. So, okay ka ba? Okay. So kayo guys, sa tingin nyo po, meron po kayang ano yung pagkakakuryente ni tatay para mabuntis daw po si nanay? May gusto ba kayong sabihin sa akin, tatay, nanay?
salamat po naman at kami napili po ninyo dito. Siguro po na ituro po kayo ng Panginoon na ma-share yung kasaysayan namin kami sa buhay. May pabahagi sa ibang kababayan. Kung ano po yung napanood man nila, kung ano man patukoy. Ano po yung sa tingin nyo na pwede nyong ma-share na aral sa mga makakapanood po ng kwento po ng buhay nyo? Pumangon lang, huwag na silang bibiting sa Panginoon Diyos. Magtiwala lang po sila at manalig lang po sa Panginoon Diyos. Kayo tatay, sa tingin nyo po, ano po yung aral na pwede nyong ma-share sa mga makakapanood po ng kwento po ng buhay nyo? Basta manalig po tayo sa Panginoon. Hindi po natutulog ang ating Panginoon. Yung wala pang anak, huwag po sagaling nasubukan nilang huwag na magpaporiente. Okay. Pero ako, tatay, naniniwala na siguro sabihin na natin oo na baka doon sa pagkakakuryente nyo, pero siyempre, ang magbibigay ho dyan ng ating Diyos, siya pa rin po ang nagpo-provide ng ating pong laman po o naisin po ng ating puso, no? Siguro ay hindi pa ho talaga panahon noon. Baka hindi nyo pa kaya nung panahon noon, kaya hindi pa ho binibigay, no? Pwede din naman nun nilang itry, ipakuryente o yung kanilang mga asawa. Kayo tatay, gano'n kaya ka posible na dahil nakuryente si tatay, kaya po... Kaya lang nagkaanak dahil punta rito yung matagal na walang anak eh. Wala lang nakuryente. Ayun, kaanak ngayon. Nasundan pa ngayon. Ako umangoy palang mata natin, pagka nakuryente ganyan kahaba o nakasuwa. Ha? Akala ko pati yun. Paano? Wait lang tatay, wait lang. Papa, yung, isa po kayo sa mga... Eh, kami yung umangu, doon ay may poste na yun. Pwede yung pakwento, tatay? Ano yung... Eh, nung buhati namin siya ro, nakalupasi ganyan sa tubig, naging tractor siya. Yung mata niya, ganyan kahaba, nakaluwa. Sabi ko, pati nakako si Ingaw. Eh, nung gumanon, ayun, nabuhay. Eh, mula nung sila nagkaanak nga, matagal na walang anak talaga. So, nakalabas po sa mata niya? Ganyan, yung mata natin, ganyan kahaba yung... Nakalabas po siya. Labas. Tapos nung mahimasimasap, yun. Bumalik ko. Hindi nyo din nila sa hospital? Hindi. Namahinga lang dito. Okay. Maraming salamat po. No? Salamat, salamat. Magpasalamat po kayo kay tatay. Kayo nagpapasalamat kay Kuyata. Kung hindi sa kanila, wala po sa usuro. Kaya po nagpapasalamat po ko sa anak niya, kay Dule, kay Kuya Dule. Napamalaki po sa salamat. Naramdaman niyo po ba yung paglabas po ng mga mata niyo noon? Ito po, panaramdaman po. Basta po siya yung isip ko yung asawa ko, basta yung sa akin, pulong po sa akin sa atin po pa. Basta kaya po yan. Okay. So may plano po ho ang ating Diyos sa inyo. Huwag niyong kakalimutan nyo. Second life niyo na ho yan. No. At lagi ho natin pasalamatan yung mga dapat pasalamatan. Magpualas yun sa ating puso yung pasasalamat lagi, no? Bali, kailan po kayo nalipat dito, nakabili ng lupa? Hindi po namin lupa. Wala po kami lupa. Wala po kami lupa. So, nakiano lang po kayo dito? Nakikishare lang. Dati pong bahay ng kambing, bahay ng kalabaw, bali, ginagawa-gawa lang po ng asawa po. Para masinop lang po. Pero malinis po. Yan ang gusto ko dyan. Kahit ganyan po yung bahay, malinis. So, no? Sininog po ng asawa ko yan. Wala po kami perang ginamit yung ano po. Sa amo nyo? Oh, hindi ho. Hindi kumukuha po siya. Yan, sa tabing sapa na po. Nagpapit kami yan. Okay. So, ginagawa nyo po lahat, tatay, para maisino po yung pamilya, no? Si tatay, gano'n na po nyo kamiss yung anak nyo? Ay, sobrang namimiss po namin. Ilan taon na po siya? Apat na po. Ayan, nakakaintindi na po yun. Message po kayo sa kanya. Nak, nare-remove si papa. Mahal-mahal ka namin. Mama. Kasi sa tagal ng panahon, namimiss ko na yung anak ko. Anak, mahal ka, mahal ka namin ni Mama at Papa. Sana malayo ka sa kung ano man naman kanina.
si ano po, si nanay, baka may gustong sabihin. Gusto ko lang makuha talaga ang aking anak. Yun lang po. Yun lang po ang kaligayahan ko. Makompleto po kami. Message niyo po sa anak niyo. Makita nagbuka ditawin. Excel-sipet niyawin. Basta ay ayatin na ka ni mama, ni papa, ya. Pasensya na po, Ilocano po yan. Para mong din yan. Yun lang po. Tatay, tanong ko lang po. Kung mabibigyan po kayo ng pagkakataon na kahit maliit lang na negosyo, ano po ba yung nasa isip nyo? Ang humiling ng misis ko na makina pang tahe. Makina na pang tahe. Nasa magkano po ba yun? Hindi ko alam kung magkano pong presyo po noon. Yun pa laging sinasabi para makatulong daw yung misis ko sa akin. Para may mayroon konting kahit pangkitaan ng konti. May idea po ba kayo, nanay? Magkano po yun? Sabi mo yun na nasa 15 daw po. Mahal po pala yun. Yung pong hiling nyo, nanay, na makina, ay ibibigay po natin, no? Gusto ko kasi natin, gusto ko po, gusto din po ng mga kababayan po natin, ay kasama po kami sa pag-abot po nyo sa mga pangarap po nyo sa mga anak po nyo, no? Yung tinatayo po nyo na pamilya. At iaabot po yan ni Kuya Melvin. Sige Kuya, binibot mo muna yung 7-5. At saka po yung pagmamahal po namin na 5,000, Kuya Bin. 1, 2, 3, 4, 5. Galing po yung 7-5, tatay, sa mga sumusunod, no? Kay Tita Joanne Salvador, 1,102 pesos. Kay Tita Bel Bel Abrian KPT System, 1,233.81 pesos. Kay Tita Osang Flores, 1,000. Tsaka po kay Tita Connie Han, 1,022.88 cents. Tsaka po kay Tita Mercedes D. Gilera, 3,119.5 cents. Ang total po niyan is 7,400, ginawa ko na yung 7,500, no? Tsaka ho yung 5,000, galing po yan sa amin. Pasalamat po kayo sa mga sponsor nyo. Maraming pong salamat sa lahat ng sponsor na tumulong po sa amin. Sana magpalain po kayo sa ng Panginoon. Si nanay. Maraming salamat po sa sponsor. Thank you. At tatay, wag ho kayong papakuryente ulit ha. Baka mawala ho yung ano nyo. At kaya ho kami nandito, inuulit ko, mahal po kayo ng ating Diyos. At mahal na mahal po namin kayo, pati ho ng mga kababayan po natin, no? So kailan ho kayo bibiling makina niyan? Okay. So subaybayan po namin yung pag-start po ng kabuhayan po ni nanay para matulungan po kayo at di ho kayo masyadong mahirapan at makapagsimula po kayo makaipon, no? Basta magtiwala po tayo sa ating Diyos, ipasa Diyos po natin lahat, no? Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pero ingatan nyo din yung sarili nyo. Kasi parang medyo pinapabayaan nyo, no? At kayo nanay, ay painumin nyo ng gatas si tatay, ha? Para lumakas-lakas po yung katawan ni tatay. Muli po ako nagpapasalamat sa mga nagmamahal at nagsusuporta po sa channel po natin, no? Lalo na po yung ating Katekram Family, Katekram Family Sponsor na nagpapaabot po ng pagmamahal sa mga kababayan po natin. Nuulit ko, bahala na po ang ating Diyos na magbalik po lahat po ng pagmamahal po nyo na ipinapaabot to sa mga kababayan po natin, no? At muli guys, pagpalain po tayo ng ating Diyos. Kaya lagi, mahal po namin kayo.